siya dahil siya po ang kanilang magagamit. Lagi po akong pinaproduktor ng aking amo, pero pinanindigan ko po na may Diyos na nakilang tapat sa kanyang mga pangamo sa akin. Yun po ay inabot ko po yung mga gamit na yun. At sabi ko, Lord, ikaw ang tumawa, ikaw ang gusto ng buhay, at ikaw ang magpapagaling sa akin. At yun nga po ang nangyari. At doon po sa 16 to make it sure, my dear brothers and sisters, na marating po ako dito sa bansa ng Canada. Na many mag-sponsor po sa akin na namuskos ko lamang po ay less than 3,000 dollars. Yan po ang pinakinawa ng katapatan ng Lord sa aking buhay. At ako po ay nakapag-PR 2019 May 5 at ang aking citizenship po ay July 27, 2023. So, pinag-pinagawa po po na ng Diyos na ako pinag-inipura na yung kapat at kapila sa kanyang mga pangako. Pagkain na ang hindi po siya nagbabago ng kanyang pangkakay na namin. Siya ang aking provider, ang aking nakilang pangkakako. At hindi po sa lahat, hindi po ako nagkukulang kahit pinawalan po ako ng trabaho 2018 to 2019. Sa pangako mo, sa mga naglilingkod sa iyo. Kaya Panginoon, narapat lamang nito ay aming paglilingkod ang mga pagkakit ay nabubuhay. To God be the glory in Jesus, in the name of God, amen and amen. Thank you. From Scarborough Center Group, Sister Jolipie Narang. Hindi ko papapagal siya po yung mga. Pag-ilos nito lang sa aming buhay. Ang international student po ako nung nagdating dito sa Canada. Ang problema po ako, nagdala po ako ng buwi, 5 times po yung ticket ko po ako ng Pilipinas, pero lang po yung cancel. Naniniwala po kung hindi po ako pinag-arrive ng guidance, parang nangyayari ko. Gusto ko na po makasama ang pamilya ko kasi gusto lang po ng 10 years. May years po ako nagpapakas sa Taiwan. And then, gusto ko na po talaga po kuya, 5 times po yung ticket po, pero nakasin po talaga siya. Tungo ko na po tayo, 5 years po, hindi ko pala po yung pinag-ihan. For I know that I have God for you, God for the future, God for the, from the past field, not to run you, God for the hope of the future. Naniniwala ko talaga po, kung may 5 years po tayo sa anak mo. Kahit saan po tayo naman ng Panginoon, para nagkakapit po kayo sa ating maging pag-araw-araw ng decision sa buhay. Dumating po kasi ako dito sa Canada, wala po akong nag-anam, pero nag-post po sa Facebook, pinagsabi ko sa akin na, pwede ka po kita sa aking tahanan for free. Wala po akong mag-anam, wala po. As in, from the scratch po ka nag-anam, naging isa lang po ako, dahil sa wala po yung nasa sa Japan at Taiwan. Mamanan ko sa Pilipinas, so 10 years po kami nag-anam. Nang dumating po ako dito, yung mag-asawa po nagtutok sa akin, gusto ko lang po nang tumating po ako dito sa Toronto, dito na yung mga bata ko sa St. Michael, sa downtown po. Pinagulay ko po, nabigyan ko po sila. Kasi napakabal po ng tao. Pag ipat ko po ng talakas sa school namin, nalakas ko po ang buntis po siya, magkaroon na po yung mga bata. Kaya ito po lang po lang po ang buntis ng mga bata. And then, after that po, sumunod na po yung asawa ko. And then, thank you Lord! Graduate na po ako. Thank you Lord! Years naman na hindi mo nakita at nakapiling ang aking anak. Buo na ang aming pamilya. Salamat po sa Panginoon. Dumating na po siya noong June 27. Kaya salamat po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po sa mga preachers. Laging mag-alaman sa akin. Ang lalo lang meeting ng bahay. Hindi man sinilip ay gila. Kaya pinatas naman lahat ng kumpuli at masasarangin. Ito na ang pinatas ng Diyos.
Amen. From Montreal. Yuhu! Ang mga naggagandahan.